naman si pala puro. Swordfish. Oh. Ano ako ng sword? Nasa Malibu tayo. Sa mag-asawa, lalagyan mo lang ng Gion. Galing lang kami sa parents ni Mikey. Nag-hi lang kami sa parents nila bago umalis. And then now, papunta na kami sa airport because we will be flying to LA Lower Antipolo. Yun yung aming itinerary. Supposedly, dapat kasama namin ang mga ate. Sila ang nag-invite dito, pero sila ang nawala. Tapos ang mom at daddy ko naman, sa ibang flight sila. Sa Roro sila. First time na makakasama ko si Mikey sa aeroplano ng long trip na kaming dalawa lang. Wala naman na pambala sa akin sa aeroplano. So, magpapaputo ka pala ngayong New Year. Si Mikey. Ay, salamat. Ang sarap pala na may asawa, may taga-bitbit ng gamit. Ito palang reason kaya tayo nagpapakasal para siyang gumagawa ng mga yan. O, taga-hawak lang. Ito lang. Ayan, nakapila na kami sa bus. Dito na kami, antay na lang namin yung bibenta ng mali, tsaka ng basahan. What's your order later? Parang ako na yung naging stewardess, kakalinis ko dito. So, ito na. Kapag ang anak namin ay pangalan Anna, alam niyo na kung saan nabuo. Dito ba natin bubuoyin si Anna? Huwag naman daw. Matuloy yung paggawa sa ano dahil talaga may kwarto pala dito. Maaga pa ng tanong na magkakaroon ng turbulence ay talaga magkaganap dito sa 9X. LA, be ready! We're here! Kalamansi pala puro. So start pa lang ng flight. Inangat na ni Mikey. Ayaw na niya ako makasama. Ito ang pag ako. Hi! Pogi. Hello, I'm Alex. I'm yours. Unang ginawa namin, syempre, nag-book kami ng kotse gamit ang Cloak. Ito ang airport transfer kung saan ita-transfer kami sa NAIA! Oh, NAIA, balik ko. It was disinfected. So we're here! So we are here at the Lido Hotel. Sa mga mami at daddy naman, sila naman ay nasa aeroplano na siguro anytime pababa na lang din yun. Hubad na! So, antay na lang namin ng mommy. First things first, kakain kami. And then, we'll see you later again. Settle lang kami. Alcohol! Spray everything! For disinfectant! Lumabas pa yung asawa ko, nakita niyo patuloy. Oh, ito, nagbablog na naman siya. Oh. Bakit yung kami sinamahan? Honeymoon namin to. Ito naman, nalago parang winter. Oh, no. May kampanya ka ba? Ba't nakachileko ka? Ayan si Tita Raquel, oh. Hi! Tinan nyo naman, parehong-pareho sa Taytay, magkasama lang ng room. Oh. Hindi nyo na ako nilubayan! Wala kang batid. Mami, tara, uwi na tayo. Kakain tayo. Ito na, masaya na kami. So, paalis na kami. Meron kaming nasulyapan dito. Koki. Si Koki. Si Koki daw. Diyan, galing sa kanya, ha? Born and raised sa Kalicha. Ito, bagong membro ng ex-batalyon. Dating Salvacuta. Yan si Recon. Sa taytay namin yan kasama lagi. Mga netizens, andito kami ngayon sa Alamo. Rent a car to na binook namin sa... So, kukunin lang namin dito. Prepaid na siya. Tapos, pwede na natin gamitin. Huwag niyong kakalimutan, tatandaan niyo lagi, alam mo, para alam niyo. You see me rolling, coming, riding dirty. So, first, ano to? Midnight snack namin. Tawag dito ay hot cake. Huwag niyong hawakan to kasi mainit to. It's very hot. Pancake? Pancake. Hot cake lang sa amin to.
Oh, it's crunchy. Hot chocolate. Sobrang okay mag-hot chocolate dito kasi hindi siya masyadong dirty uminom. Hindi niya talaga ano? Okay siya. Kasi walang makakahalatang uminom kayo. So day 2 ng aking honeymoon, ito kasama ko, ang mga nagluwal sa akin. Kaya binablog ako ni Catherine. Sinisiraan ako sa kanyang... Sobrang mga honeymoon to. Lubayan nyo na akong dalawa. So let's eat. Good morning. Nakakapag-breakfast lang kami pag jet lag kami. Mami, sinong pumatay? Tila ka witness dyan. To the room. Kitang-kita niya naman ang asawa ko. Tulog na tulog. Kasi magdadrive siya mamaya. Pero kita niya ba tulog na tulog? Pinagod ko yan kagabi. Kita na natin na talagang nagkalumpuhan at si Mikey ay nalumpo. Nandito tayo ngayon sa bahay ni na Doc Rigor, si Janice. Nakita niyo na, we are living the life of the rich and famous. So, ito yung bahay namin. Ang daming mansyon, ang daming pintuan. May isa dito, pagbukas nyo, Pilipinas na. Sa laki ng bahay. Sa laki ng bahay, ang pagkain namin ay pinakbet at adobo. Netizens, ito ngayon ang pinunta ko dito. Nag-alat kami ng isang araw para sa gagawin namin. Face transplant. Ito ang stem cell wherein maglalagay kami ng mga sanga ng puno sa katawan ko. As of the moment, makikita nyo, painless, needleless. At look at the other customer. Para nasa mall. Para sa lahat ng mga damaged cells mo, it will replace all your damaged cells. So right now, tutulungan niyang mag-rejuvenate. Rejuvenate pa tawag dun? Regrow. Regenerate, that is the term. Na hindi ko nahanap. Buti na lang dumating. May visa pala. It's painless. Doc, may tanong ako. Ang mahal-mahal kasi nito yung stem cell. Pwede ba yung mas mura? Is sperm cell. Ito lang itatawag sa akin. Mas mabilis yun. Mas mabilis yun. Hindi mo na kailangan ng umbilical cord. Kau na gagawa ng umbilical cord. Pwede. Mas mabilis yun. Pausin natin. Para yan ang ating stem cell. So ito ang ating stem cell. Frozen siya. So ngayon, i-defrost pa namin to. Itong nilalagay sa akin is vitamins. Ito na ang stem cell. Pinapasok na. After nito, magiging para na ako si Wolverine. Healing on its own. Ito ang aming kotse. Minivan from Cloak. It's me, Mikey Morada. Finally, nakakita kayo ng umaga, no? Kami ay lumaban. Pinilit namin protektahan ng sarili namin at hindi kami nagpatalo sa jet lag. So right now, kasi alam nyo kahapon natanggal yung hikaw ko. So kailangan kong bumili ng mas maliit na hikaw kasi medyo malaki itong nailagay ko. And then babalikan namin ang mga mami pindi kasi atin naman namin sila sa mga kamag-anak namin. Tayo dito dati, remember, nung kami ni na Mikey. Kung kami mag-staples dito, kami tumambay. Hindi, bibili lang tayo ng hikaw. Promise, wala tayong bibili. Ang haba ng pila. So, pumila pa rin tayo. Alam mo yung sidecar dito, pinipilahan din. Parang yung tricycle sa atin. Pero gagawin ko para sulit naman itong pagpila ko sa sidecar. May make sure ko na special trip. Nagbago kami ng isip kasi... sobrang haba talaga ng pila. Gumagalaw eh. Tapos sobrang lamig. So, balik na lang kami sa hotel. Okay, cut to. Kasama na natin ang dalawang oldies. Sinundo na. Ibababa naman namin sila. Saka ibababa, daddy. Sasakayan na lang. Ihatid namin sila. Grabe kayo. Ang Uber driver nyo. Konsehal. So,
we're back here at the sidecar. Ito na finally, natuloy na ang aming trip. Kuha na kami ng donuts ang mga mami na iwan sa kotse. Finally, ito na yung aming donuts. Nagre-reklamo si Mikey, ang mahal-mahal daw. Nanay Daisy! So, nakita niyo na po ang Quintong Eats ng Buena Park. Ayan na si Nanay Daisy. Iiwan ko lang ang dalawa kong magulang dito. Thanks, Tita Doris. Tita Dave. Oy, you're beside Santa. You look like Santa. Oh. May jet lag na si Mijis. No more date. Wait lang. Pahinga. Grabe, for the past 3 days, wala kaming ginawa kundi nandito lang. By the way, I'm wearing Jag. But, ang plano namin ngayon is papunta na kami sa Arizona. Hindi nga kami nakalabas. Umuulan. Hindi namin na-enjoy. So, nakalimutan ko yung pangkulot ko. Yan ang aking kulot. Daladala ko yung flutalay po dahil ang dami kong nakapapakain. Swordfish. Ah! Ano ako ng sword? Lasang tilapia. Naman si Uncle Jojo, nandito naman si Tita Raquel. Oh. Ang scavenger ng California. Oh. Ipasok mo na yun sa bibig mo. Oh. No dinner. No more. Uy, tumigil ka. Ganyan din si Uncle. We're on our way to Arizona. Medyo umaulan lang. 5 hours ang aming papunta. Pero sa totoo lang, parang Baguio ang papunta namin. Kasi Mikey, meron akong mga dito. Medyo jet lag ako sa tenga ko. Dati yung tinawag ko sa jet lag sa tenga. Baguio ba ito? Tagay tayo po. Tapos kumakanta ka. Tigilan mo ng paggalaw nito. Ano ba yung siling niya doon? So, nandito na kami ngayon ni Mike sa Cabazon. Ito yung pinakamalaki at pinakakumpleto na outlet. Alam niyo yung outlet dito. Ito yung pag malungkot ka, masaya ka. Yung kailangan may nilalabas ka. Pati pera mo talaga siguradong lalabas. Papa Mel! Tinuruan ako ni Mikey na dapat pagbibili ako, make sure ko daw talagang sobrang discounted and sobrang sale. Sale yan! Mapaproud ka sa akin! Ay, netizens, ginabi na kami dito. Nagmukha na akong Jejemon. Kaya ako sa asawa. Kailangan ko na namang kumayon. Please like and subscribe na makaawa ko sa inyo. Nakalimutan ko na naman kayong balitaan. Andito na kami sa hotel namin sa Glendale. So technically, room dapat ito ng mommy at daddy. Pero dahil nagstay sila ng matagal dun pa sa Arizona, naiwan sila. Ginamit na lang namin. So guys, we're back here in Taytay. Yan si Reco. Ay, hindi pala. Sa LA pa rin kami. May anak na yung best friend ko. Naalala niyo ba yung wedding na pinunta natin? May anak man sana, nakadalawa na siya. Ibig sabihin, mahilig silang mag-asawa. Dalawa na sila eh. Nanonood yung nanay ko. Tingin mo naman, hindi alam ng nanay mo na ginagawa niyo ni Maya. Yan si Maya, siyang nakabuntis dito. Yan ang food namin. Ang in-order namin, ito ang choking ni na Kim Kardashian. Because I'm Kim Kardashian. Mimit ko ngayon sina Janna, sina Beam. Pero before that, kailangan ka mag-PCR. Magkakaroon na naman sundutan ng ilong dito sa Amerika. Ito lang kahit wala si Doc Chico, ituloy pa rin talaga ang kalunod doon. At hindi ka daw pwedeng pumasok ng Philippines hanggat wala kang negative PCR within 3 days para makasakay kami ng aeroplano. Dahil kung hindi talaga kahit sa LZ talaga makasakay si Mikey dahil talagang miss na niya ang Pinas. Ito ang aking designated driver. Ito ang aming designated Wi-Fi. Ang laking tulong itong travel recommends dahil nakakapag-waze kami Google Maps because of this. Internet all the way, every day. Dito pala kanya-kanyang swab. Hindi, ito lang. Master na namin to kasi ang daming beses na namin ginaganito sa Pilipinas. Naalam na namin paano to ginagamit.
Tiyan, ayaw ko na ipakita sa inyo. Baka ma-judge niyo pa ako. Sa'yo din makami umuwi. Bumalik. Okay. Here we go! Grabe, alam niyo bang blessing in disguise? Wala kaming kaalam-alam. Akala namin yung sa online, pag sinabi nila na the next day lalabas, lalabas talaga. So what happened? May nakita kaming Pinoy na pinsan ni Raisa, nung kaibigan ko, na na-delay yung kanya. Supposedly, dapat last night pa. Pero hanggang ngayon, wala daw yung test. So mamaya na daw yung flight niya. So kinabahan kami, so kinausap namin. Buti na lang talaga! May Pilipino, Ate Malu. Tinulungan niya kami na ma-prioritize yung amin. The same time, yung nasa website is different from them. So yung website, kuha lang sila ng kuha. Hindi nila alam kung gaano kadami na yung nagpupunta rito. And hindi lang naman yung website ang nagbibigay sa kanila ng mga itetest. So talagang God is good. Kasi may nakita na naman tayong isang kababayan na nakatulong. At ang mga Pilipino ay matutulungin. So natulungan kami. Today, ako ang magsisilbing human lalamove ni Catherine dahil naiwan niya ang kanyang camera sa bahay ko. Dito kami sa Malibu Pier. Hindi, naiwan ni Catherine yung camera niya. Ito dala camera ko. Hi! Bebenta ko sana eh. Sabi ni Mikey, bumaba na ako, na-offend ako sa sinabi. Sabi niya, hi men. Bakit niya pinapakinggan? Porque ba din ako virgin? Pinaparinig yung hi men. Nasa Malibu tayo, sa mag-asawa, lalagyan mo lang ng G yun. Ang baboy ko. Yan si Bim, the Jez. All hers. Ay, parang masarap yung salmon ha. Naingit na ako sa order ha. Ay, sarap ang order ni kumari mo. Mukhang may mga ngapit-bahay na pork. Thank you. Tol, naka-lobster roll ka sa Pilipinas. Di mo na-order yan. Tol, hotdog lang ang tinapay mo, hindi lobster. So let's try the codfish. Ako, if you're watching from the Philippines and from New York, hello. Ano order? Yung sarap. Bakit? Tol, try mo bumagsak sa tubig para magkabutan ding dito. It's the hobby pala to eh. Wow, super sweet talaga ni Mikey. Look away. Aww, this is so awesome. Ang cute nito. Morning. Last day na. Uwi na tayo. Alam mo, sa lahat naman talaga ng makakainan namin, hindi ko alam ba't ito ba ang napili ko. May naaalala kong hindi maganda. Naalala mo ba si Kuya Luis? At siya umabot dito. Bagay yan siya sa pag-stay hash. Pupunta kami ngayon ni Mikey sa... Baka natin parang nasa ano tayo, horror house. Pupunta kami ngayon ni Mikey sa kanyang mga family. Pero hindi ko na kayo isasama sa vlog. Kasi syempre, yung family ni Mikey, hindi naman sila vlogger. Tsaka ako, para pag sakaling makita nyo, na hindi nila ako gusto, hindi nyo makikita siya. Gusto nila ako, diba? Okay, at least this is our last day. Nakita namin yung family ko and family ni Mikey. So kung nagtataka kayo, ba't kami nagsasalad? Huwag na kayong magtatanong dahil alam niyo naman, natood ako ng Keeping Up with the Kardashians. Ang lagi nilang binibili. Matitikman ko na kung ano yung kinakain nila dun sa parang white na Tupperware. Oo, mababaw ako. Ganun ako. Si Mikey walang paalam-alam. Ito lagi ni Inu. Again, hindi natin parinig sa kanya makasabi niya babaw ko ba? Ay, sarap. Lagi ni Inu ni Kendall. Ha? Inu ni? Kendall. Ito binubulong mo. Naiya ako makasabi. Ito pinagda natin dito. Huwag ka maingay. Umabagsak. Gayon ang binyahe natin para dito. Ayan, nag-aayang mo na yung iyong idol. It's Kendall. Kendall Pangilina. Kendall Ramos. Uy, ginawa mo ako na lang. Almost done. Tuloy ang aming pag-uwi, kaya nag-pack na kami. Si Mikey, binalik na niya yung kotse kasi hanggang today lang yan. Tomorrow, makakapalipad talaga kami. Pero we are very thankful, lalo na yung parents ko, kasi hindi kami nakakontract, ano ba yun, you choose. Kasi hindi kami nahawa or na kami na-infect ng COVID in Jesus' name. Ang mami ko ngayon, papalipad na sila. Ito yung picture. Kami naman ni Mikey, tomorrow morning. Magkikita na lang kami sa aming quarantine hotel kasi pareho kami ng binok. Through Leica Gems namin binook yun. Anyway, that's it. Yun ang nangyari sa amin. Gusto ko talagang mag-extend pero mukhang will ni Lord talaga na. Uwi na kami, so yun, uwi na lang kami.
me. Hi, welcome to Phoenix, Arizona. Oh, Happy New Year, guys. Hindi na muna tayo magkakakilanlanan, but it's still me. Ba akong snatcher o kidnapping? Si Michael kasi dito, guys, na-diagnose ko siya dito. Meron pala siyang STD sa Amerika. Small talk disease.